Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. My name is Scrooby, and before we start to our topic for today, disclaimer lang po. This is based on my own experience. I'm not an expert. Hindi rin ako fluent sa German. So, lalo na sa grammar. And so, huwag na natin patagalin. Let's proceed. Ang topic natin for today is about USD B2 exam. Kung paano ko naipasa yung USD B2 exam ko. And na sana ay mabigyan ko kayo ng advice, mapulutan, makakuha kayo ng mga ideas. So, before taking German language study, first you should select your school. Pag-aralan nyo, mag-survey kayo. Kung ano yung best para sa inyo. And dapat wisely yung pagpipili. So kasi to pass the B2 level exam, dapat fluent na kayo sa German language, 'di ba? Hindi naman yung talagang fluent talaga. At least nandun ka na pang B2 level na dapat. And you shall study sa school na dapat yung mga teacher is native German. Talagang native magsalita ng German language. Yun. Lalong-lalo na sa B1 and B2. Yun. Dapat German na talaga dyan. Take your time. Huwag kayong magmanali. Huwag nyong i-enjoy nyo lang yung pag-aaral. And dapat kasi yung German language, it will take minimum of 10 months. Actually, yeah, 10 months. Ideal 10 months. Ang iba pa nga is 1 year ang pag-aaral. Yun. Then, after B2 exams, after B2 ng pag-aaral nyo, syempre mag-take na kayo ng exam. First, ask yourself if ready na ba kayo. Pero para sa akin, after B2, dapat mag-take na kayo ng exam. Huwag nyo nang patagalin pa. Habang fresh pa yung pinag-aralan nyo, yung natutunan nyo. Diba? Pero it will take time. Dapat meron kayong allotted time. May time frame kayo para dun sa after nung B2 level nyo. May time frame kayo para sa pag-re-review nyo in preparation para sa B2 level, B2 exam. Yun. At least mga 1 month. Yan, minimum of 1 month ng review bago ng exam. Pero para sa akin, mga 2 months. Yan, 1 to 2 months. Then, after that, you choose and decide kung ano nga ba yung which B2 exam provider yung iti-take mo. Kung yung school mo is pinapayagan naman kayo na pumili kung saan gusto nyong mag-exam, then you choose kung saan nga ba. Paano ang pagpipili? Kasi ginawa namin noon sa B2 school namin. Pina-try kaming mag-exam nung teacher namin ng TELC, ng GUTE, tapos ng USD. So, pinapili kami. After nung exam na yon, pina-decide na kami kung alin yung para sa amin is magandang i-take. So kami yung magkaka-classmate na naging isang grupo na magkakaibigan na hanggang ngayon magkaibigan na kami dito sa Deutschland. Napag-usapan namin na napag-desisyonan namin na take kami ng USD exam. So after that, so nakapag-desisyon na kami. Meron na kaming iti-take, which is USD nga. Kailangan namin na maghanap ng mga reviewer. Tapos, kailangan mong i-check kung kailan yung schedule ng exam sa USD. Ahead of time. Dapat makita nyo para alam nyo kung ano yung time frame nung para sa review nyo. But dapat merong at least mga 2 months, 1 month to 2 months na review before ng exam nyo. Ganon. So, check nyo yung website nila. So, lalagay ko na lang sa description yung mga links. Yan.
check nyo yung schedule. Check nyo kung magkano yung exam. Check nyo kung may mga reviewer. Tanungin nyo yung sarili nyo kung kailangan nyo bang mag-self-review or kailangan nyo mag-enroll for intensive review. Kasi may mga German language school na meron din silang ino-offer na intensive review for the USD exam. Meron din mismo dun sa testing center ng USD, meron din silang intensive review. So, hindi ko alam kung magkano na ang bayad sa intensive review. Medyo magastos at mabigat nga lamang. Pero kung gusto nyo mag-self-review, pwede rin. Pero medyo risky kasi ginawa namin yun. Nag-self-review lang kami nung una. And may pumasa naman, pero hindi ganun kadami. Si Ashley lang yung pumasa, tapos yung dalawa, pero hindi namin na talaga classmate. Pero sa grupo namin, isa lang yung pumasa, si Ashley, yung sa first take. Tapos umulit kami, self-review ulit. Sa second take, walang pumasa sa amin kahit isa. Then nag-third take, kumunti na lang. So dalawa na lang kami nag-take nung sa third take sa grupo namin. So pumasa ako sa pangatlong take ko. The rest, nag-take ulit hanggang pumasa na lahat after. Yun. So, yun. After nun, kasi yung intensive review, guys, makakatulong talaga yun. Sobrang nakatulong sa akin yung intensive review, pati yung pattern ng Schreiben, promise. And kasi hands-on talaga sila, one-on-one, lalo na sa Schreiben, pag-check. Yun. May mga test test sheet na sasagutan nyo sa Huron, Laysan, lahat-lahat sa Surplus. Sa Mundlish siya naman, kung hindi pa kayo nagbumundlish siya, meron din. Ganon. Lahat ipapractice sa, yun, sa inyo yun para sa intensive review. Sa self-review naman, kailangan nyo naman na maghanap kayo ng mga reviewer. So, ginawa namin noon, sa grupo namin, ako ang naghanap ng reviewer. So, hinanap ko talaga. Nakahanap ako ng isang website kung saan pwede mag-download ng libre. Pero dito sa Dyson, bawal kasi mag-download. Sa Philippines, pwede pa. So, nakapag-download ako ng mga PDF reviewer. Ito yung mga books. Yan. Ito yung mga books na nahanap ko. So, ginawa ko, pinaprint ko yan. And binigyan po rin ang mga PDF copy yung mga classmates ko. And sinasagutan namin yon. Minsan pag sa school, magkakasama kami. Minsan sa bahay namin. Kaya minsan doon sa bahay ng isang classmate namin. Yun. Minsan ako lang mag-test niyan. Pati sa Huron, nandun na isang set. Sa isang book, apat na set na exam yan. So, okay na. Ganda, di ba? So, pagdating naman sa USD exam sa Mundlish, actually sa Mundlish, naalala ko tatlong sets yun. First is, if I'm not mistaken, yung hingi ka ng recommendation. I think na parang nasa public ka, tapos sa public transportation. Tapos, may nakatabi ka na isang passenger din. Tapos, kwentuhan kayo, pakilala, hanggang sa natanong mo kung anong hilig niya, tapos hilig mo rin pala. Tapos, hingi ka ng recommendation. Limbawa, book, mahilig siya sa book, mahilig ka rin sa book. Hingi ka ng recommendation ka ng book, ganun. Ganun yung first. Pangalawa is yung, ano ba yun? Argument. Yan. Merong isang team, tema, tapos yung diskusyon, mag-a-argue kayo, mag-a-agree or disagree ka, tapos at the end, mag-a-agree kayo parehas dun sa tema na yon. Ganun. Tapos yung last, yung pang third set, I think is may mga bubunot ka ng isang picture, marami yan. Bubunot ka ng isang picture, tapos titingnan mo, i-describe mo yun. So, kailangan alam mo yung mga noun, marami kang alam na noun, marami kang alam na verb. Yun, di-describe mo kung ano yung nakikita mo sa picture.
Yun yung sa Mundleship Reform. Tapos dapat alam mo yung mga ready metal. Yun. Dapat may mga ready metal na kayo. B2 level. Kailangan din na kasi sa USD exam, I think 1 month before ng exam nyo, nagre-release na sila sa website nila nung mga candidate ng para sa mga magte-take ng exam. So, kung sino yung partner mo sa Mundleship. And hanapin mo siya. Pag nakita mo yung partner mo, at try mong hanapin yung kung mayroon siyang Facebook. Tapos i-contact mo. And luckily kasi yung partner ko nun si Ashley, classmate ko. So, what we did is, nung sa review namin, na video call kami. Yan, video call kami through Skype, kaya sa Facebook Messenger, through video call. Dun kami nagpa-practice ng Mundleship Proofing namin. Kahit ating gabi na yan. Yan, chat kami, tapos kami ng schedule. Ganun gawin nyo. Pwedeng face-to-face, pwedeng video call. Kung malayo yung kapartner mo, ibang lugar, advisable yung video call. And make sure na dapat okay yung signal ng internet nyo. Alam mo naman internet natin dyan sa Philippines, di ba? So pagdating naman sa Huren, kailangan sagutan nyo yung mga test sheets, yung mga bawat set ng exam para sa Huren. As I said, pag may mahanap kayo na reviewer, PDF, sige, i-ano ka rin yung link kung saan kayo pwedeng mag-download. Kasi may kasama na yung PDF, may kasama na rin yun na soundtrack ba tawag doon? Tama. Kung sa music soundtrack. May kasama na yon para sa Huren. Audio, tama. Audio. Pakinggan nyo yun, sagutan nyo lahat. Promise, ulit-ulitin nyo kung hindi nyo naiintindihan. Kahit nasagutan nyo na, ako kasi ginagawa ko, nasagutan ko na, tapos, pag natapos ko yung lahat ng set na yun, siguro nakaano ko mga 12 sets nun. 12 or 16 sets, yun, na Huren test. Kahit nasagutan ko na yun, pinalipas ko mga after 3 weeks, medyo nakalimutan ko na, sasagutan ko ulit. Magpiprint out ulit ako niyan. Ganun yung ginawa ko sa Huren. What else ang pwede kong may advice sa inyo? Watch German news like Tagesschau. Yun ang marerecommend ko sa inyo. Ginagawa ko nun talaga. Imbis na unang hirit or kung ano man ang mga news program dyan sa TV program dyan sa Philippines. Imbis na TV Patrol or 24 oras, ginagawa ko, Tagesschau pinapanood ko. Yun. Then, watch din kayo ng mga German movies. Yan. Mga German movies sa Netflix, marami. Yan, nakatulong yun, promise. Nakatulong yun. Sa LASEN naman, pagdating sa LASEN, yun nga, sagutan nyo yung test set sa LASEN. Practice nyo yung sarili nyo. Try to read book. Novel. Ako, before ako nag-B2 exam, at least nakapag natapos ko yung dalawang Harry Potter na PDF na German. Masakit nga lang sa mata kasi nasa tablet. So, natapos ko yun. Kapag meron kayong hindi maintindihan na word, i-write down nyo, isulat nyo siya, then, after nyan, hanapin nyo kung ano yung translation yan sa English para maintindihan nyo. Yun, kung ano yung meaning nun. Ganun, doon yung ginawa ko. Doon din ako nag-download ng PDF ng mga books. Ang dami, promise. Doon sa website na yun. Bibigay ko sa inyo. Then, magazine. Try to read newspapers and magazine na German. Mare-recommend ko sa inyo na magazine ginamit. Marami kong dinownload nun at binasa is yung Deutsch Perfect. Yun. Ang ganda ng Deutsch Perfect, guys. Kasi, yung level niya hanggang C2 level eh. Tapos may mga portion doon na andun yung mga verb. May mga verb pang B2 level. Ganun. May mga topic sila. Grammatic. Yan. May section doon sa Deutsch Perfect na grammatic. Yun yung
topic. So, kailangan din sa lesson meron kayong, tama ba? Marami na kayong alam na verbs. Pagdating naman sa schreiben, sa schreiben sa USD is dalawang sets kasi yan. Una is yung wish verde. Halimbawa, nag-order kayo ng sa online ng isang gamit, halimbawa, libro. Isang special offer, ganun. Ganyan yan. May nakalagay yan dyan sa isang ano, kung halimbawa online siya, ganun. Andun yung address, andun yung telephone number, kung ano yung binibenta niya. Andun yung mga offer niya. Tapos nung na-receive mo yung product na yon, wala dun sa in-offer. Dun sa in-offer niya, wala. Halimbawa, about book. Nakalagay dun is apat na book, tapos bago. Tapos nung dumating sa'yo, dalawa lang yung dumating. Tapos sabi sa offer is bago pero luma. So nakalagay dapat doon, kung may nakalagay doon is merong CD, tapos wala kayong na-receive na CD. Yun yung mga irereklamo nyo na hindi nakalagay, hindi nyo na-receive doon sa in-offer nila. Yun yung sa Besh Verde. Tapos yung pangalawa naman is Mainungen. May tema yan na ano, halimbawa, house tire. Like example, yun yung mga house pet. Kung ano ba yung advantages ng house pet. Kung nag-a-agree ba kayo doon, dapat inaalaw yung mga pet sa bahay or not. Tapos, yung advantage and disadvantages, ganun, i-explain nyo siya. Then, i-compare mo, kasi yung setting yan is sa Germany. Tapos, sa dulo, i-compare mo yung kung ano naman yung sa Philippines setup. Ganun. Yun. Ang recommend ko naman dito sa Schreiben, ano ba ba? Dapat no flowering words. No flowering words. Direct to the point kayo. Huwag nyong masyadong habaan yung Schreiben nyo. Guys, eto na. Kaya pala ako bumagsak dun sa first take ko. Akala ko, ang galing-galing ko kasi naka dalawang page siya ko, back to back yung eggs yung nasulat ko. Meron pa nga iba, humingi pa ng extra paper para, kasi hindi nagkasya yung Schreiben niya. Yun pala, kasi ganito yun. The more you write, the more, tama ba? Pag mas marami, mahina talaga sa English. Pag mas marami yung nasulat mo, mas marami ang mistakes mo. Tama. Yun, mas marami ang mali, maraming deduction. Null. Tapos yung mga mag-check niyan, tatama rin na yan. Automatic, pag nakita nilang ganun, dami ng mali, automatic, ano na yan, null na yan. Di na nila yan papagpapatuloy. Yun. Direct to the point kayo. Dapat may ready metal din kayo dun sa Schreiben nyo. Yun pala, yung sa second take ko, medyo naging isang ano na siya, isang page na lang Schreiben ko. Pero bumagsak pa rin kasi mas lalong bumagsak yung score ko. So, parang sabi ko, kailangan ko na talagang mag enroll ng intensive review. Nung nasa intensive review na ako, guys, wow! Ang iksi lang pala. Hindi nga nakalahati yung isang papel eh. Nung sa Schreiben, tapos yung even sa Wish Verde, tapos sa Mainungen. Hindi talaga yon, as in, ang iksi lang pala nung sa Schreiben. Wow, direct to the point lang talaga. And dapat, kailangan yung mga words, yung verb na ginagamit nyo is pang B2 level na. Kasi, alam yan ng mga mag-check kung ang gawin ng sulat nyo is pang kung anong level eh. Yun. Kailangan meron kayong yun nga, B2 level, yung mga verb. May nomen verb verbendungin kayo sa ano nyo. Alam nyo yung Hauptsatz, Nebensatz. May mga verb kicker kayo. Gamit kayo ng mga weil, deswegen, trotzdem, das. Ang dami-dami pa. Marami pa. Yun. Ready metal, guys. Makakatulong. Yun. Yun sa Schreiben. Then, yun, nag-take risk ako kahit magastos, nag-enroll na ako ng intensive review, guys. At hindi ko yun pinagsisisihan. Kasi yung dating mga score ko is unang
Score ko sa Schreiben ko, I think, is 12 hanggang naging 7 sa second take. Ano yun? Dahil dun sa, ano na yun? Total na yun, guys, nung dalawang, ano, Schreiben ko. Dalawang set. Pero okay naman sa current lesson. Tapos, nung nag-intensive review ako, alam ko na yung technique, yung mga words, yung rhythmical, yung pattern, ganun. Ha, hindi ako makapaniwala. Yung Schreiben ko, guys, 27. 3 mistakes lang. Wow. Yan. Maraming maraming salamat. Talaga. The best. Si Sir Andy yung naging teacher namin sa intensive review. Very hands-on at sobrang bait ni Sir Andy. And thank you. Danke schön, Sir Andy. Pagaling ka. Gute besserung. Yun. And what else? Yun. Tapos guys, eto pala. Yung before ng third take ko, kasi desperate na talaga ako to pass my B2. Kasi ang tagal ko na sa Philippines and nahihiya na ako sa asawa ko, unemployed. Kahit mahal, bumili ako ng USD reviewer na book. Hindi available sa Philippines, so in order ko online sa mismong website ng USD. Nanggaling pa yun sa Austria, sa Österreich. Ito yung book. Yan. Ito yung book ng reviewer. Yan. Nasa cover yan. Nasa cover ko rin yan dito sa topic na to. And yung link isusulat ko na lang din sa description. Doon yung link ng book kung gusto nyo mag-order. At ito rin yung price kung magkano siya. I think nasa 1,000 plus yan. Pwede kayong gumamit ng Visa and MasterCard. And safe naman siya, guys. Very safe. Then, dapat, medyo matagal lang dumating eh. Kasi, in order ko siya ng August. I think in order ko siya ng August. Exam ko is December, August. Parang October siya dumating. 1.5 months akong naghintay. Kasi, through post kasi kaya ang tagal. Alam nyo naman pag postal sa Pilipinas, matagal. Pero pag dito kasi sa Germany, pag postal, ang bilis niyan. Yun. Yun, through post kasi talaga. Mabagal, matagal sa atin. Pero at least nakahabol yung reviewer before nung exam ko. Yan. Maraming maraming salamat. And sana may natutunan naman kayo at may nakuha kayo dito sa mga advices ko. And sana may apply nyo rin in preparation para sa B2 exam nyo sa USD. Yan. Ang USD nga pala sa Cebu. Meron na rin sa Manila pero by schedule. Dahil sa COVID, close lahat ngayon. So, check nyo lang yung website nila. At sana pray natin na matapos na tong crisis natin para back to normal na tayo, di ba? So, stay at home, stay healthy, boost your immune system, guys. Pray for all of our frontliners. And hanggang sa muli po. This is Kirby. Ciao! Nagustuhan niyo ba ang video na to? If yes, like and share. And if you're new to my channel, you can subscribe and click the bell button for the notification of my new videos.